Nandito na kami sa office ni Mayor, huwag mo muna ang dawa. Manood ka ng live, manood ka. Okay. Hi. Walang hanggan. Ay, nako. Anyway, kayo sa market, kayo yung mga tindera. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na nakarating sa amin yung istorya last week. And I just want you to be assured that your city government is acting on the matter. As I have said, hindi natin papayagan ang tao mga abuso ng kapwa. Ganun lalo pa na ang gobyerno, mga abuso ng tao. Marami sila mga cheche-boreche. Ang inahabol ko, yung pinaghihirapan ninyo. Pinaghihirapan ninyo yun eh. Sa totoo lamang, biktima pa nga kayo ng kawalangyaan ng gobyerno. Kaya nga kayo nasa kalye. Dahil ang gobyerno, imbis na pangalagaan kayo, isinapribado yung... Anyway, that's water under the bridge. Dito si Tresorera. Kasi pinababawi ko yung permit ninyo. Dahil nga lumalabas na hindi kayo nagbayad. Pero ang totoo, nagbayad kayo. O ngayon, nakakulong ngayon yung mga tolongges na yun. At pag hindi siya nagbago at hindi niya sasabihin yung mga kasapakat niya, lalo siyang malulugmo. Kasi walang piyansa ito. Syndicated staff ito. Kasi ang ano pala nila dyan, ang katwira nila nung araw, pag nahuhuli ng mayor, SO lang. Nililipat lang. Nakakanda kuba-kuba na nga ako kakalikom ng pera eh. Sa totoo lang. Hanggang ngayon, masakit ang likod ko. Okay lang yun. Hindi ko mapayagan na yung gobyerno pa ang nang-api sa inyo. Ang total na nawala sa inyo is 487,000. Huwag na kayong mag-alala. Nasa Hoyo pa yung loko, di ba? Di ba? Nasa Oblo pa. Wait lang. Nasa loob pa yung ano. At well, it's up to her kung paninindigan niyang siya lang. Ako hindi ako naniniwalang siya lang. Kayo ba naniniwala siya lang? Di ba? Imposible, di ba? Kasi may transaction yan eh. Baka po may threat. Kaya hindi siya. Ano niya yung threat? Parang na rin niyang pinatay ang sarili niya sa loob ng kulungan. Walang piyansa yan. May anak din siya o may pamilya siya. Ano ngayon ang mahalaga? Yung dignidad niya, yung pagkatao niya, para proteksyonan niya yung iilan na meron pang peperwisyo yun. Nahuli lang namin eh. Kung di namin nahuli, lusaw na pero ninyo.
kung paano nalulusaw ang mga makeup ninyo sa gitna ng araw. Yes po, diba? Mayor. Yes, I mean, yes, umulan, uminit. Hindi kasi naintindihan ng mga yan eh. Umulan, uminit, bumagyo, alimuom, nangabilasa yung mga paninda ng tao. Kakahimas dito, himas doon. I mean, wala naman silang ano eh. Yun ang hindi ko nga makita eh. Walang compassion eh. Ang masakit, gobyerno pa ang supposedly dapat yung takbuhan, eh yung gobyerno pa ang nagmalupit sa inyo. Hindi ko talaga, yun ang hindi ko maatim eh, na portion eh. Walang perpektong gobyerno, walang perpektong leader, walang perpektong tao. Pero kaya nga merong rule eh, yung simpleng tutok dito. Walang lalabas sa linya. O dito allowed kayo. Dito hindi kayo allowed. O ito obligasyon mo. O ito obligasyon ng... Di ba gano'n lang? Simpleng bagay lang yun eh. Hindi naman siya komplikado eh. So anyway, ito na yung pera. Sinoli nila. Dahil hindi ako naniniwalang sinoli niya. Ako talaga nila ito. O ngayon, kung pipilitin niyang panindiganan yung soluhin niyang lahat, wala na akong magagawa. Saka binigyan ko ng pagkakataon niya, kaharap si Treasurer. Yeah, kaharap sila. Talagang binigyan ko ng pagkakataon. Hindi ako nagdamot ng pagkakataon sa kanila. Kasi nga, katulad yung mga tolonges na yun. O, binigyan ko silang pagkakataon. O, humalinat kayo dito kayo sa gobyerno ng Maynila. Pumunta kayo rito. O, buti, nakinig ang mga magulang. O, nakinig yung mga anak. O, ngayon, maliwanag sa isipan ng tao ano yung tunay na nangyari at ano yung mangyayaring legal. Hindi na yung sabi-sabi lang ng ilan. O ayan, Treasurer, issue na sila ng permit. No. Salamat po, Mayor. Maghanap buhay kayo. Maraming salamat sa inyo at patuloy kayo naniniwalang may gobyerno ng Maynila. Yes po. Salamat po talaga, Mayor. No harm will come to you. Clean up your place. Hintayin ninyo. From what I believe and I've learned, malapit na matapos yung gusali. Umasa kayo na yung ipinagkait sa inyo ay maibalik sa inyo. Ayan naman, titingnan ko maigi yun. Obligasyon ko yun sa inyo. Basta pakiusap ko lang, dahil nandun kayo sa lugar na pansamantala, hindi yung design para tindahan. Design nyo para daanan. Lilinisin nyo lang. Yun ang sabihin nyo sa mga kasama. In return, mag-aayos naman kami bilang gobyerno. Pa-issuean lahat ng permiso. Ano naman yan? Kanya-kanyang may lista yan, di ba? Sige. Thank you for your trust. You know, paying your obligation is a show of trust to your government. Hindi naman namin kayo pababayaan. In our own little way. Basta huwag kayong maniniwala kung yung mga cheche boreche. Huwag maniniwala. Dito, sa pamahalaan. Dito, ito ang pamahalaan. Ito ang pamahalaan ninyo. Ito ang gobyerno. Hindi si Pedro, hindi si Eddie, hindi si Patty. Ito ang gobyerno. Dito, didinggin kayo. Ha? Yes po. Salamat kayo sa Diyos. Salamatan nyo din sila. O kayo naman, maging takdang aral na sa inyo yan. Kung gusto nyo silang tulungan, isakay nyo sila sa jeep. 750 lang ang kontrata. O gusto nyo isang bulig pa para special, hatid sundo. O isakay nyo sila lahat sa sakyan. Dali nyo sila sa City Hall. O ikaw, magbayad ng obligasyon sa sarili mo. Ikaw, magbayad ng obligasyon sa sarili mo. Ikaw, magbayad ng obligasyon sa sarili mo. Para makita mo
na yung binibigay mo sa gobyerno, eh nakukuha mo kwentas claras, piso sa piso. Yeah, yun ang maging takdang aral sa inyong lahat. Kasi baka may namaling nakagawian, o akala natin tama dahil nakagawian. O eh ngayon, yun, biktima na tayo nung maling nakagawian. Saka na-expose eh, na-expose ang tao. Kaya nga nag-uusap kami ni Treasurer eh. Nagpa-plano kami na wala nang tatanggaping cash sa syudad eh. Para cheque sa cheque na lang. O kaya on, yung tinatapos natin yung online payment. Patapos na eh. Para walang cash transaction. Malayo ang lahat sa tukso. Sige, ha? Mag-ingat kayo. Ha? O, sige, okay. Ingat ha. Thank you po, Mayor.